Hi guys, welcome sa akong first video o namanghalan ko ano bang quick time player tali aramday kayo magbatog ka ng mga video na imong naong mag-screenshot mo na po yung screen capture po dya. So welcome sa akong nga lugar o sa pikas na nagtibi ako mga anak. So kining video is about setup o localhost pang development gamit ang Docker. Unsa ang Docker? Di na ko ma-explain kayo, pero but Docker container, siya mura siya VM, pero as a container. Basahan na lang sa Google. So, gamit ang Docker, nga nung kanipod, instead of mag-install kag WAMP or LAMP. Kay kini, sa nakita na ako, pwede mo copy-paste ang code. Uban na dito ang katong configuration sa imong server, pati ang imong SQL database. So, kung magbuhat kag tables, na-save na po niya. Pag i-copy mo itong tibok folder, ibuhat, ibutang ni mo sa isa ka computer na na-docker po, tadagan niya dito, automatic. Katong imong ipang setup sa imong PHP, imong ipang enable ng module sa Apache, mapadagan po dito, tanan. So, maning akong video all about. So, kinahalan taan ni og Docker na naka-install. So, ako ang part, na-install na akong version nga Docker. Tapos, pwede man lower pa ani, pero mas ko po nang nakakuan mo. So, basta na may Docker sa Windows, na may Docker sa Mac. So, karon nagbuhat po kong video kay taghan na kayo nahibalaan ba? Daghan, marapog true ba? Nako yung mga nahibalaan nga nakalimtan na ako. Ungod. Tapos, tili mo kita ng madumduman. Mas maayog na ako yung video nga i-recall po na ako. Tapos at the same time, kasi rin makatabang sa uban nga gusto po makabalo. So again, para ni sa mag-setup ng local environment, gamit ang Docker. So naatay ka ng naka-install na kag Docker. Tapos na kay text editor. Or kung wala kay text editor, pwede rapod wala. Kaya hold bang ka. Ikaw na bahala. So, gusto na ko magbuhat og kanang baseline nga environment nga murag VM ba copy paste ta lang kay kung virtual machine mo gud mo gamiton ambot ingon nila do ambot pud ko try ingon nila nga kanang kopyahan nimo ang image tapos isave nimo sa PCAS pwede daw na yung ana pero ambot lang pud ang katong naka link sa imong mga folder maapil pud siya pero kani nindot kayo folder lang gyud siya as in folder nga file copy, i-paste nimo sa katong na Docker pod ng machine, iparan nimo using Docker Compose, padaga na po dya. So, start ta. Open tag terminal. Yes. Saan ko ibutang akong kwan? Pero sa projects, tapos magbuhat ko directory na lahat kong anak. Directory nga dev environment na PHP. Okay, sa sunod, magbuhat ko environment ka para sa node pod ng mga files. So, kinibuhat ako para makabuhat ko ka ng baseline lang copy-paste na folder. Tapos, sulod na dere. CD dev. Open ko sa akong so, empty ang ato ang folder. Mani akong text editor sublime. First itong kinahalan, mag-set up ta og folder. Pataog ka ng DB para butanganan sa atong database. Bata og config para sa configuration sa ato ang Apache. Kung sa patong pang-install dito. Og buhat po ta og www. Marag dere natin buta itong mga file. So, nanataan ni config, natay db, natay www. Next is bata dere og file ng ang pangalan kay docker compose.yaml. Ayaw kani ang default na configuration sa docker. So, manong file din. Kung gamit ang docker, ano na siya. Kining Docker YAML, dahil nga naman isa, dapat rin siya sa gawas. Ito ha.
delete file. Dapat na siya dire new file. Post docker compose dot yaml. So na siya sa DBMB. Sa basa mo na kasi pero sige na. So ang nasa tong folder and installed sa tong folder config db www okay ng docker nasa root. Una natong sulat kay version. Sa nga version ang gamiton sa na Docker Compose. Tapos po 3 lang kung ibutang. Sunod kay services. Kung yun saan ako ni pagkabalo, basa lang ang kanang tutorial sa Docker. Pero so far, kanito siya. So, web server. Pwede rin po din yun yung paghuman. Mangayo mo sa kuha. Yun saan ako ni. Pwede rin po nang ihatag sa inyo. Pwede rin po mangayo niyo yung tibukuan. Pwede na ako ni mo. Pag nahuma na to niyo yung padagan, pwede na ako i- butang sa gate para mag pwede rin po din yung kopyahan pull rin po din yung. So web server build, so ang ato ang configuration kaya pag nag build na siya ang atong configuration kay naadri sa config na folder, so di ba na may config din yung folder kani config mo na siya build. Tapos ang image, ang pangalan sa image, tawagon na to siya og local dev lang. Tawag local dev or kung pangalan sa mong project name, pwede po project name. So sa kuha kay general man ako ni copy paste local dev lang ang butang. Local dev. Pakita ra na ko sa inyo asa na dapat niyo makita niya. Sunod ports, ipang kuha na to, ipang forward na to na ang 80 sa ato ang computer, mato sa container nga 80 pod. Ang 443, kung mag-enable ko ganang kuan, SSL, open SSL, 443, padulong pod sa container nga 443. Tapos, ang volumes, ang, ato ang, kanikin, amin sa asan, nasa localhost. So, kanina sa, sa kuha users kuha ang pangalan sa Windows C something something tapos nasa projects ba? Projects tapos dev -nv-php tapos kaya ang ato ang htdocs naman din ito ibang sa www ano siya www mao ang sa container nga var www.html o ang default. So murag ka nang gi symlink ba symbolic link matawag ana murag ana ba. So sunod kauban niya links kaning ato ang web server kauban niya nga links ang db. So, ang DB. Dari na ito specify DB. So, kining DB, ang image nga itong i-download gikan sa Docker nga repo kay MySQL 5.7. Pwede po, Maria, DB butang dari. Pwede po, katong MySQL 8. Pero MySQL 8, magkudag na may mga problema sa authentication na gan pag-configuration. So, kini ang pinakadali. So, ang ports ani ang 3306 ato a sa imong computer 3306 pud sa container sa so, murag virtual imagine yung virtual machine tapos ang volumes sama sa kong giingon kaning ato ang db nga folder kani siya oh gamit nato nga db nga folder mapud na siya ang katong sa var live MySQL kung kabalo ka sa MySQL nga mo ning folder kung asa ginasave sa kwan kung mag-setup kag MySQL tapos environment MySQL root password ang password na ko ibutang ani kay inlatog Docker
kay Docker man siya. Tapos MySQL database, pabuhaton na ako daan siya database. Tawago na ko siya og local dev daw na po. Local add project db na lang. Project db. So, na-setup na nato ni. Save na to. Ang next, kaya nangin na lang siya config, katong pag mag-install siya kuan, kung sa iyang install, dito ibutang. Ang file name po aning tawag ani kay kuan, docker file. Wala extension. Docker file lang siya. Tapos, delete na ako kuan na mong kimurag format na daan sa ako ang gusto nga setup. Naka ng common ako setup sa mga project na ako kani. So, ang image na itong kinahalaan sa container, kining 7, PHP 7 o Apache. Tapos, pag na-install na niya yung PHP 7 o Apache, ipa-i-installan niya itong akong Apache o akong PHP o Apache, akong web server o curl o OpenSSL. Maning common. Pero kung napaka-i-pa-install pala, pwede rin po din mo yung butang daliran, padagani mo. Maragani ka, nagsulod ka sa nag-setup kag bagong Linux, tapos butang nimo Apache, setup nimo butang nimo itong mga module nga mong kuan. Kiniran, kinahalan mo ko PDO, pa-install po na ako, SQLi, kinahalan po na ako. Tapos, ang config, setup na daan ako kay ang atong gibutang baya dari www.html at atong gibutang dari dapat www.var. Allow override kay gusto na ako ma-activate ang mode rewrite. Mga po na i-enable na akong mode rewrite dari. Tapos restart Apache. So, muna taran. Kinala itong kinanglanon na natay web server o natay virtual machine kung baga. So, kung ako nang padaganon sa itong terminal, nata dari sa itong folder. Clear na ito para mas klaro. Nata dari sa itong folder. Sulod. Katong config na ito, db. Tanaw na to ang unsay mahitabo kung padagano na nato siya. Padagani mo, docker compose up lang. Kinis. Wait, sounds. Oop. Is invalid daw. Docker compose.yaml is invalid. It should be an array. Nakoy, mali dari ba? Ting, ting, ting. Tsaka mali na ako dari. Ay. Ang ako ang services, na ako yung web server, na ako yung build, na ako yung image, config, kani, user, db, ako yung db, mysql5, ako yung ports, ay, kani yung ports, wala yung, stellan, ay, dash pa di, ay, save, sub, tara, daga na siya. Pag-install niya itong kuwan, kita ni mo, ihanggi pang kuwan na daan. Button, mag-button na siya. Ang DB. Ang image mo ko na kuwan ni, marag naka-install na daan, wala talag to kung wala pa mo yung kuwan, i-download ng manan niya tanan, ang yung kinanglanon. So, daga naman ata. Tingnan natin, daga naman siguro. Magdaga na siya. Kumutan out taon sa ang ato ang kuan. Control pita. New tab daw tabi. Kung mag docker dash compose ps ba? Tawag ako docker ps lang. Apa? Panahon man. Daga naman oh. Dato na daw na ah. Kita ninyo, docker ps. Ang website, docker ps na lang mas kwapo. Kita ninyo, ang pangalan sa itong dev server, pangalan sa folder, yung gibuta, tapos, local dev ang image. Katong image nga itong specify ganito rin. Local dev.
local div ano to. Para sure-sure nga itong gikuan, na magana siya, tanaw na to ang panahon man dayo. Nag-kuan pa ganyan siya, nag-update pa dayo. Saan na ito niya? Oh, nag-update pa siya ba? Kasi naman na generating pa siya. Ito na ito. Ano na, masitata niya tanan. So, ang ibuhataan niya, nagkuan siya image sa repo sa Docker. Tapos, ipang download niya itong kinanglanan. Depende sa imong gi-specify dito sa imong config sa Docker file. Ano yung gibuhat? Hantod sa mahuman na siya. Pero ang atong PHP, na, kay MySQL naman lang i-set up, tanong atong PHP web server 1. So, tago na, tingnan na ito. Itong localhost. Localhost. Forbidden. Tanga na ito daw. Tere. Itong localhost, mabutang taog. PHP. PHP. PHP info ba na? Kailangan pa ba? Iko, dili na ata. Info. Tapos, isave na to as PHP. Index.php. Dapat, kining atong localhost. Order. Yan na siya. Para mo tuota, at least lang din natin itong kuan. O, PHP echo DevOps na ko. DevOps na ko, di ba? Char. So, dagan na itong kuan. Patchy o may PHP. Karon, check na ito kung nidagan itong database o nakapag-access an aron. Sa ako, anak yung client program nga tawag og SQL Pro. Dugay ba mo ito nga? Kung SQL Pro, asa naman ito? Tara. So, naanak ko yung localhost. Root, niya ang password. Kaya akong gibutang dito nga password sa ito ang kuan kay Docker. Tapos, ang dito is Project DB. Tantog Docker ni. Tapos ang database kay project_db. Tama ba? Pag-connect na to. Connect. Oh, di na po ka-connect. Ang sama niya ay. Panahuman? Sorry, good. Panahuman. Ay, pwede siya nahuman, oh. Palatol na ito nga mahuman siya. Kaya, sabak mo siya. Sab. Oh, tag-in pa. Nag-in-db pa siya, oh. Start up pa, oh. Ready to start. Palatol na ito kay secure. Pwede na human niyo. Lato na ito siya mahuman na. Na o. Oh. Yun na daw siya o. Oh, nag-sakit. Open na. Open na niya siya. So. Sa kung sa nga kuan. Sa tawag ani. Nga client. Connect. Pwede na siya o. Oh. Tara o. Oh. Itong install nga Project TV. Gibuhatan niya. So, pwede na ka magbuhatan ni. So whatever nga table imong gibuhat dari. Masave man na dari sa database na nagbuhat na siya para dari. Save man na dari ino DB. Tibuok na folder, pre, kopya sa imong project bay o kopyahon na nimo ni or ipasa nimo ni sa repo, pasag nimo to sa PCAS sa imong amigo. Ipadaga nimo. Paste niya na siya Docker compose run lang siya. Automatic katong unsa imong setup mo pa yang setup. Tapos, butang din mo git para mag-versioning mo. Pa na kayo. So, unta. Nakatabang sa inyo. Pero, kini makatabang gid sa ako. Kaya kung nagsilipon sa sunod, kaya makalimot na po ko. Kaya ko makalimot. Subscribe. Marami ko na. Subscribe button. Dito.
Join sa kuan PHP Davao nami PHP FB group na pod may website. Bisitahan lang pod para sa makabalo. Tapos katora. Kung na may pangutana kung gusto mo atong kuan, ing na lang ko ay ato sa Facebook or ato sa katong website namo. Salamat.